Ate Marnie, glory to God. Sa ating lahat, at luwalhati ng Panginoon sa kalagitnaan natin. Medyo lakasan mo lang, Judel. Medyo mahina ka lang. Okay, wait lang. Kasi nare-record eh. Yan. Judel, bago ka lang mag-umpisa, gusto okay ko lang... Okay na natin, malakas. Oo, malakas na. Gusto ko lang mag-share ng konti. Kasi, alam mo yon yung naliligo ako kahapon. Kaya lang nag-e-echo siya eh. Ay. Ano yung... Yung na-amaze ako kasi, parang na-zoom in ng Lord yung mata ko dun sa buhok ko sa wall. Kasi naglalagas ako ng buhok eh, lalo na kapag may menstruation. Yung nakita ko yung puting buhok ko, yung puting buhok ko kasi nandun sa salamin. Kasi ano, pag nakakakita ako, tinatanggal ko. Tapos nilalagay ko siya muna dun sa salamin para nabibilang ko kung ilang puting buhok yung natanggal ko. Kaya lang, nakakalimutan kong linisan yung salamin. Tapos kinabukasan, alam mo, naligo ako. Nagulat ako na yung buhok na puti, dahil may moist yung salamin, yung para siyang ano, para siyang buhay. Yung parang kumbaga sa halaman, parang nakatayo. Oo. Tapos, na-amaze ako kasi, sabi ko, parang zoom in ng Lord yung mata ko doon, and liliit ng uban eh. Sabi ko, di ba, once na nawala na sa katawan ko yung buhok, pero buhay pa rin. Tapos, naalala ko na, o nga no, kapag namatay yung isang tao, di ba ang buhok yung talagang hindi naman namamatay? Ibig sabihin, andun pa rin, hindi siya naagnas. Di ba? Kasama ng buto, tsaka kasama ng ngipin. Hindi siya naaagnas. Tapos sabi ng Lord sa akin, anak, tingnan mo yung buhok mo dahil may moist, di ba? Pero nabubuhay siya kahit hindi na siya naka-attach sa'yo. Sabi niya, alam mo, hinayaan ko yan na kahit physical kayo, merong eternity sa katawan nyo. Na to remind you na kumapit kayo sa source ng sino ba yung water? Sino ba yung living water? Di ba si Jesus? Hanggat kumakapit daw tayo at umiinom sa living water, yung source talaga natin si Lord, dun lang daw tayo mabubuhay, Jodel. Kahit, biruin mo, imposible na yun kasi hindi na siya naka-attach sa katawan mo eh. Nagpakita si Lord ng bagay na imposible na yun mabuhay. Pero, kahit na wala na siya sa katawan mo, nabubuhay pa rin siya, yung buhok. Alam mo, as simple as that, tinuturuan ako ng Lord, kahit sa insekto, kahit sa mumo. Alam mo yan, marami ako natututunan sa maliliit na bagay na pinapakita sa akin ng Lord sa microscopic level. Tawang-tawa ako kasi, parang, alam mo yun, parang sukong-suko na yung katawan ko, sobrang pagod na. Tapos, parang pinatatawa ako ni Lord na, ikaw, akong sustenan mo. Kahit parang feeling mo patay na, kasi wala na, di ba, hindi na nga siya naka-attach sa akin eh, yung buhok ko eh. Pero nabubuhay pa rin yung buhok dahil sa tubig, sa moist. That's how my power works, sabi ng Panginoon. Kahit sa tingin daw ng tao, wala nang kwenta, wala nang silbi, patay na, pero binubuhay ng Panginoon. Because nakakapit sa living water. Amen. Parang, yung sustena natin talaga, yung kalakasan natin, hanggat, kasi alam mo, yung salitang endure until the end, malalim yan kung ihimay-himayin natin yan eh. Anong klaseng endurance ba yung gusto ng Lord sa atin? Kasi di ba minsan parang ngayon makakatawa ka after an hour, and then another hour, babalik ka uli sa iyak. Kasi ang dami mong pinagdadaanan. I mean parang, dati ganon, ngayon segundo na lang iiyak ka, mamaya tatawa ka, segundo na lang yung mga pagitan. Kasi hindi mo na maintindihan yung mga nararanasan mo dahil kaliwat kanan ng problema ang dumarating sa'yo. Pero sabi nga ng Lord, it's because you are being trained. Kumbaga kapag may mga dumarating, tingnan mo muna ano bang kinukultivate ko, ano bang hinahasa, yung ibig sabihin yung cultivation eh. Ano ba yung ugaling hinahasa ko, bakit paulit-ulit kang nakakaranas ng ganyan? Baka gusto lang ng Lord na sandamakmak na faith ang kailangan mo ma-develop or sandamakmak na patience. Kaya minsan parang ninalagay ka sa nakakaasar na sitwasyon. Kaya minsan yung faith naman is very challenging kasi sa lahat, ang faith kasi, tandaan nyo ha, bakit sa lahat ng challenge, yung challenge ng faith, kasi sa totoo lang,
medyo-medyo yung forgiveness eh, kaya mo nang i-handle yan. Pero pagdating talaga sa faith, kasi malawak yan, dun tayo minsan mas madalas na challenge kasi may levels ang faith, mga kapatid. Okay? Tandaan niyo yan ha, ang faith may level. Kaya huwag kayo magtataka bakit pagsubok after pagsubok kasi may levels ang faith. Nancy, gets mo ba? May levels ang faith. Kaya huwag kayong magtataka bakit pagsubok after pagsubok kasi habang tumatagal, halimbawa na-overcome mo na yung isang level, tataas ulit yung another level mo, another level na naman of faith. Parang another level of training or pagsubok na naman. Kaya parang wala siyang katapusan. Kasi ang faith ang pintuan ng langit. I'm telling you that. It's the key to open the door of heaven. That is your faith. Kaya nga laging sinasabi ng Panginoon, your faith has healed you. Sa totoo lang ha, kasi na-observe ako to sa naranasan ko sa mga may sakit. Napakahirap na challenge ito para sa mga may sakit. Andun ka na sa kawalang pag-asa dahil halimbawa tinaningan na yung buhay mo. Paano ka pa mananiwala sa Diyos na nagpapagaling kung tinaningan na yung buhay mo, di ba? That's the most challenging. Pero once na na-overcome mo yon, actually ito yung pinaka-test eh. It's either si Lord ang bahala sa buhay mo kasi siya may hawak sa buhay mo, di ba? Whether pagalingin ka or hindi, ang importante, nagtanim ka ba ng pananampalataya? Yes. Nanampalataya ka ba? That's the most important factor. Yung nakita ng Lord yung puso mo. Kasi regardless of pinagaling ka o hindi, kasi kahit naman yung mga apostles eh, di ba? They died in pain. They died as martyrs, di ba? How about the martyrs, di ba? Yes. Kahit si ano, di ba? Si Stephen, di ba? So, napakamatalinghaga. Malalim kasi yung faith. Kaya minsan malalim din yung mga pinagdadaanan natin. Minsan parang hindi mo na ma-explain. Parang hindi mo na maisabi, maibibig yung nararanasan mo. Oo. Hindi mo na maipaliwanag. Parang nasabihin mo na lang, please pray for me. Help me pray. Pero di mo na siya ma-mention kasi overwhelming na sa'yo, di ba? Pero huwag kayong mawala ng pag-asa, mga kapatid. Because habang tumataas yung level, alam ni Lord lahat ng sacrifices nyo. At yung pag-i-endure nyo, alam ni Lord yan. At kapag nakita ng Lord yung nakuha mo na yung ugali ni Kristo, that's the time that you will experience yung heaven supernaturally. Kasi iba na yun eh. Dahil excite yung buong heaven dahil nakikita nila na, uy, Lord, nakita ko yung pananampalataya niya, ang taas-taas, Lord. Sige na, Lord, bigay mo na yung healing. Alam mo yon, the heaven is excited, sa totoo lang, to pour out the blessings of God, the favor of God, the powers of God, the healings of God. They are even more excited than us. Okay, yun lang naman masasabi ko, encouragement. This is a learning from having hair on, living on a moisture. Having my hair detached from myself. wala na sa katawan ko pero nabubuhay pa rin, di ba? O, di ba? Sabi ko nga, ano kaya akong kolektahin ko yung mga nalagas kong buhok? Pwede akong makagawa ng wig kasi buhay pa rin yung buhok ko eh. Yun lang, nakakatawa lang. The Lord is funny, it's kahit na alam mo yon, yung he knows when, kung kailan kanya patatawanin or i-encourage, even in small things. Na-amaze lang ako talaga na nabubuhay yung buhok ko sa moisture. Sige, Judel, go. Glory to God. Okay. Start tayo na. Holy Spirit, lead us in the name of Jesus na maintindihan ng bawat isa, Panginoon. Ngayon ay October 30. Tapos, kahapon, bumabagyo na siya, di ba? So, nag-start na ako mag-intercede umaga.
Tapos sa lababo, nakausap ko si Lord. Nagsisingin the spirit ako. Tapos sabi ko kay Nanay, Nay, kailangan ninyong matutunan nila Ate Marlene at saka nila Ate Jen yung mahalagang bagay ng intercession. Ay, yun yung tinatawag na praying without ceasing. Kahit ano nang ginagawa mo, kahit nagkataog-taog ka na dyan, kahit hindi ka na halos makahinga, you're still praying. Praying without ceasing is the lifestyle ni Nanay, isa sa lifestyle ni Nanay Elsa. At the Lord wants na imaypasa kay Ate Marlene, kay Ate Jen, kay Nanay ko, kasi napaka-importante ng praying without ceasing. Sabi ko kay Nanay na iba ang prayer, iba ang intercession. Because once you pray, okay, when you say amen, it's done. Okay? Pero intercession is hindi ka tumitigil hanggat hindi sinasagot ng Diyos ang panalangin mo. You do that all the time. Lahat ng hininga mo, pinipiga mo yung sarili mo. That the Lord will lead you sa intercession. Grabe yung truck kay tatay, dumaan. So pag sinabing intercession, sabi ko kay nanay, your mind and your heart is really focused. Halimbawa, okay, nagluluto ako, but I'm still, alam niyo yun, burning. Alam niyo yung pusong nag-aapoy? Yun yung heart. Yun yung heart of intercession eh. Meron kang pusong nag-aapoy na kahit anong ginagawa mo sa maghapon, you still connected to intercession with the Lord, guidance with the Holy Spirit, guided by the Holy Spirit. Sabi ko, Nay, ang nilalaman ng intercession is my warfare, nagde-declare ka ng mga salita ng Diyos at nag-worship ka in the Spirit. Kasi dati, natapos na namin nila Ate Risa. Alam nyo, yung nakita ninyo sa C5 na intercession warfare natin, na halos lumuwa yung mga lalamunan naming lahat. At alam nyo yun, kulang na lang malaglag yung mga eyeball namin sa, we do it with all our might eh, when we engage in warfare. Pero this time, iba na. Ano ba yung intercession natin ngayon? Ang intercession natin ngayon is, we sing in the Spirit. Dahil pag kumanta tayo, pag umawit tayo sa presensya ng kinatatayuan natin, automatic, the atmosphere of heaven ay bababa agad. Automatic. Ibig sabihin, kasi tapos na tayo sa cacao warfare, Nancy. Okay, naabutan mo pa yon. This time, iba na yung technique ng God. We need to really, alam niyo yun, hanapin yung presensya ng Diyos ng may buong pagmamahal sa puso ninyo while singing in the Spirit. Kasi hindi niyo magagawa na makuha yung atmosphere ng heaven habang nandito kayo sa earth. Yun yung tinuturo ni Nanay at sinasabi niya, living here on earth, living in heaven while living here on earth. And then kukunin na natin yun. Alam niyo, habang nagmamadali ako sa lababo, tinawag ko si Sam. Nagmamadali ako sa lababo, nasa kalagitnaan ako ng worshiping in the Spirit. Tinawag ko si Sam. Sabi ko, anak, tandaan mo anak, hindi kaligtas sa kung ano yung plano ng Diyos. Hindi kaligtas sa kung ano yung gustong ipagawa ng Diyos. Lahat ng nasa grupo natin, kay bata, kay matanda, under subject ni Holy Spirit. Lahat tayo nasa under ng training ng God. Okay. Tapos, nagmamadali akong, may mga ginagawa ako na minamadali ko kasi yun nga, nagpiprepare din ako dahil yung bagyo, alam kong malakas. So kung mamamatayan kami ng ilaw, mahirapan akong magluto tsaka magpakain sa kanila. So super nagmamadali. At tapos may mga gusto pa akong gawin na iba. Tapos sabi ni Holy Spirit sa akin, isa yan sa sitwasyon ni Nanay Elsa eh. Kung bakit siya umuwi eh. Kasi dito, nalilimitahan ang galaw niya.
Unlike nung nakaalis siya, it is the limitless power of God na na-experience niya. Amen, amen. Kaya alam mo, minsan pag tinatanong ako nila ng mga bata, Mami, ano ba ang pananaw mo? Namatay ba sila nanay o hindi? Sabi ko, anak, hindi. Hindi sila namatay. Yung flesh, sabi ko, naiwan dito sa lupa, naging abo. But buhay the spirit, sila, spirit itself is alive. Yes. They are alive. We are alive in Christ. Nasa ibang dimension sabi lang. Ng God, sabi ng God, alam niyo yun, sa anong prayer ni David, no, na hindi tayo makakaranas na mabubulok. We, our body will not decay. Amen. Will not taste decay. Kaya tignan ninyo, hindi na bulok yung katawan nila nanay. Inabo ni Lord yung katawan ni nanay tsaka ni itay. They have some similarity. Yeah. Tapos alam ko, hindi sila pinaglamayan na kagaya ng mga tradisyon na ginagawa natin dito sa Pilipinas. Judel, wait lang. Meron lang akong napapansin. Parang nung dati rin, nung November din, nung nagkakaroon din ng alam mo na yung, 'di ba? Kasi kung naalala niyo yung tinuro ko sa inyo na pagan worship kasi, yung sinasamba kasi mga patay, kaya nagsisindi ng kandila at saka nagbibigay ng bulaklak. Yun yung origin ng pagbibigay ng bulaklak at saka kandila. Ayaw ni Lord. Kaya nga, laging may bagyo, laging may masamang panahon. Pansinin mo yan kapag ganitong undas. Tingnan mo yung ginagawa ng Lord. Papaliwanag ko lang. Yes. Oo. Sige, go. Ayan. Sige. So, ayan. Kaya, tapos, di, ano na. Eh, di, umuulan na kagabi, ay kahapon, ng tanghali. Alas dos ng hapon. Habang kinakantahan ko si Lord na ikaw ang bagyo, ikaw ang ulan. Kumakanta ako sa Diyos. Tapos sabi ng Lord sa akin, sa heart ko, I'm in the storm right now, sabi ni Lord. Tapos na-excite ako. Kasi alam niyo yun, hindi ako nagkakamali. Pag sinabi ni Lord na nakatapak yung paa ko sa ganitong lugar, I know there's something going on. So sabi ko, Lord, nandito ka ngayon sa storm. Tapos, tapos sabi ni Rodel kaninang umaga, ay kagabi, Lunes pa pala aalis yung bagyo. So in-explain ko ng mabilis. Kasi sabi ko, nililinis ni Lord yung ating bansa. Amen. Ayaw ni Lord na magkakaroon ng mga tradisyonal na mga araw ng pagsamba sa mga patay. Yes. Sa ating bansa. Amen. Sabi ko. Plus, yung mga nagpaplano ng mga trick or treats, hindi matutuloy. Bakit? Amen. Kasi may susunod pang bagyo. Paglabas ni ni Paeng, susundan agad ng Queenie. Yes. Okay? Tapos sabi niyang ganun. Tapos hindi siya mimik, tumatango lang siya. Sabi ko, kasi alam mo, Dad, sabi ng Lord, not this time. Hindi ka makaka-second around ngayon, Satan, sabi ng Lord. For the, sa akin ng Pilipinas, at sa akin lamang. Amen. So I praise God, sabi ko, Lord, glory to God. Kasi, alam niyo yun, although sabi nga namin ni Nancy, ate, although ate, very painful kasi may mga casualties tayo. But alam niyo yun, gumagalaw ang God ng, alam mo, may pagmamahal pero andun yung galit. Kasi, alam niyo yun, may mga online, ito pa yung ating mga ipapag-pray na makikita ng mga online activities, mga trick or treat at mga Halloween party. No? Kasi kung hindi sila, alam niyo naman, kung hindi makalabas, pupunta ng online ng mga tao. Okay? So that is the thing. Ayaw ng God. Tapos, sabi ng Lord sa akin. Tapos, sabi ko, Lord, sabi ng Lord sa akin, I will wipe out the wicked in the land. No? So, very successful si Lord this time. Kasi, 31, pagdating ng 31, naku, namamayagpag yung mga bata, nananakbo dito. Si Yenyen, wala lang ginawa ko. At 30 pa lang, nagsasarado na ng pinto si Yenyen sa mga nagtitrick or treat.
Galit si Yen sa trick or treat. Nasaraduhan niya ng pinto. Kahit kaibigan niya yung trick or treat, wala daw, wala. So, pinasaraduhan. Tapos, kaninang umaga, bakit tayo nandito sa ganitong tema na gusto ng Lord, we are aware kung anong ginagawa ng kaaway. Kasi, pinanood ko yung interview ni Sidrot kay Jan Ramirez. Maliwanag na sinabi ni Jan Ramirez doon na isipin ninyo, isinusot pa lang ng mga bata o ng mga anak natin yung costume ng Halloween, pwede nang ma-alter yung DNA nila o yung calling nila. You know, kinalala nyo ba si Jan Ramirez? Sinong nakaalala sa kanya? Yung Satanist na 25 years na Satanist. Kami. No? Nalala niya yun. O yun, di ba ate? Mm. So, sinabi niya, ulit kay meron silang conversation ni Sidrot. Ano ba? Bakit ba hindi pwedeng magkaroon ng Halloween ng mga Christian? Or hindi pumasok sa ganitong aktibidades? So, si Jan Ramirez, sinabi niya mismo, kinasal ako araw ng Halloween, November 1. Binasbasan ako ng mga kung ano-ano bang W dyan at saka high spirit. Tapos sabi niya ganun, automatic, na kapag nagsuot ng costume ang mga bata, nagbibigay ng permission ng mga magulang na i-alter ang DNA o calling nila into transferring into darkness. And sabi niya, and the sad truth is, mismong mga churches ay sumasali sa mga ganitong aktibidades. Ayan. So, we're not ignorant of this. So, kailangan natin, at alam niyo, sabi niya, eto dito tayo magiging aware. Sabi niya, October 31st, sabi niya ganun, nagtatrabaho na kami hanggang December. So, ito yung trabaho natin. We need to really, alam niyo yon, bantayan yung mga tahanan natin. Alam niyo yung sabi ni Jesus, the strong man, hindi mapapasok ng kahit na sino yung strong man in the house, inside the house, no? We need to be a strong man inside the house. Alam niyo, sabi ni Jan Ramirez, tinitignan-tignan ninyo yung mga bata na maliit, pero hindi niyo ba alam na mas malaki ang impact nila? Mas malaki sila sa inaakala ninyo. Kaya nga, di ba, we declare them that they are giants in the land. No? So, yan. Si tatay, natutulog. Judel. Judel. Yes, ate. Meron akong, ano lang, discernment lang, no? Kasi, nabasa ko kahapon sa news, na may effect ngayon na kinoconsider na ng WHO na effect ng vaccine yung marami ngayon yung testing sa Europe at saka sa other countries na nagkakaroon ng painful menstruation at saka excessive bleeding yung mga binabaksin. Tapos bago nangyari yon, a week after ko mabasa yon, nakabasa rin ako ulit dito naman sa Pilipinas, dumadami daw ang buntis na namamatay. Pagpasok lang ng 2022, ha? From January alone, 2022 up till now, tumaas yung bilang ng mga nagdadalang tao na namamatay kasama yung baby nila namamatay. Kasi premature, eh. Diba? Hindi pa sila nanganganak. Namamatay na sila. Hindi pa sila umaabot sa full term. Na, tsaka iba daw namamatay sa panganganak naman. Madami daw ngayon. Alam mo ba na napansin ko, kasi nagtrabaho talaga si Satan to modify at patayin yung generation na last days through the vaccine. Hindi ako sa nag-aano, ha, pero ito lumalabas na, kinoconsider na ng WHO. Kasi dati pa natin pinagprayan na ma-expose yung ginagawa ng kaaway. And praise be to God, na i-expose pa more. Sabi bigyan nila, eh. Ang galing din sa WHO, eh. Sabi na, diba,
yung sariling bibig ng isda. Kaya nga. Kaya nagpipray tayo na ingatan din. Judel, kasama sa prayer natin, ingatan din yung mga hindi nagpabaksin na huwag talaga sila magpabaksin. Lalo na yung marrying age at saka yung mag-aanak pa. Kasi yung ipapanganak pa nila, gagamitin pa ni Lord yan eh. Kailangan talaga spotless and blameless. Yes. Oo. Yun lang, may sinit ko lang. Malala. So, ito yung ano malala ha. So, tapusin ko lang. So, pagdating, we need to really, ano, take hold of our loved ones hanggang December. Kasi mataas yung pinatrabaho daw nila hanggang December daw yan. Siyempre, may mga, andyan lahat ng sunod-sunod na festivals eh. Judel, mismo yung 25, pagan yun eh. Oo eh, lahat nga eh. Hanggang ano, kasi hanggang December, kasi nga, di ba, ano, ang calendar na sinusundan natin is a Roman calendar. Hmm. Di ba? So, ito palang calendar natin is paganist na eh. Yeah. So, hanggang 31, paganist pa rin. Yung New Year celebration natin, it's pagan pa rin. So, Juden, kasi, naalala mo ba tuwing... Tuwing New Year, di ba pinapadeclare din sa, naalala ko din yung declare natin yun sa C5, na nire-redeem yung mga days. Kasi lalo na yung pinufeng shui kasi yung pagpasok ng New Year eh. Lahat ng day, parang pinufeng shui nila. So, nire-redeem talaga natin yung bawat day na day of the Lord, hindi day of the ganito, ganyan. Yes, but this time we need to redeem every minute para wala nang manakaw sa atin. We need to redeem every minute of our life and our loved ones. Kasi ganun na ginagawa ko ngayon eh. Lord, nire-redeem ko yung time nila Ate Risa. Time ni Hans. Lord, yung time ni Sam. Lord, hindi mananakaw ng kaaway ang anumang bagay na inumpisahan ng Diyos sa kanilang mga buhay. We redeem, I really redeem it right now. Alam, every day na. Kasi wala nang panahon. Alam niyo yon, hindi tayo pwedeng magpasingit sa gawa ng kaaway sa mga buhay ng mga mahal natin sa buhay. Especially tayo, kasi nagtatrabaho tayo sa kingdom God. So, pagdating dito sa, ano, meron akong i-share sa inyo, after siguro nito, hahanapin ko yung, ate naalala mo, nag-research ako about dun sa science research ng Checo. So, ang topic nila dun is Chris Peer. Nancy, are you familiar with Chris Peer? Okay, so itong si Chris Peer ang last weapon nila na nangangako ng kagandahang gene loob ng mga scientists. Gene editing? Yes. Yes, gene engineering editing na. So, itong mga, sad to say, no, itong mga nagpa-inject na mga kabataan or itong mga nanay na nagpa-inject at mga anak pa, no? No? Tapos yung asawa nila, i-inject, i-box din, no? We cannot expect the pureness of the genes na. Kasi, possible na silang manganak ng ibang altered DNA. So, in the last, ano, alam niyo, sa mga susunod na panahon, makikita na natin na may nanganganak na ng mga kalakalahati. Alam mo yung sinabi na before that in advance sa akin ni Holy Spirit eh. Although hindi nila alam, no, yung mga parents masyashock sila bakit sila may mga anak na ganun. And then tatanggapin nila yun ng buong buo. Bakit? Kasi ang mga tao sanay sa gusto nila ng mga superstitious, yung mga ano, yung mga kakaiba, at gagawin nila ang lala nito, gagawin pa nilang mga alam, sabi nga ni ate, no, pupungsoy nila po, gagawin nila itong mga swerte, sasambahin nila. Nalala niya yung one time may nanganak ng tatlo yung kamay? No? Swerte daw yun, Diyos daw yun. So ito na tayo, nandito na tayo sa ganitong new era. And sad to say, ang gusto nilang, alam niyo yun, hindi ko alam ha, pero meron kasi akong post dun sa Facebook. May nakita ako sa wall ko dumaan. Ang sabi doon is, sa Revelation daw, may binigay siyang script sa Revelation pero hindi ko pa nakuha kasi ang bilis eh. Ang nabasa ko lang, Nance, pag nakalagay doon, sa Revelation daw is may nakalagay na ganito. And their image, at isa daw sa mga lalabas these last days, is ang image is like a frog. Meron ba kayong nalalang ganon? Wala. Galing sa Abyss?
Yata, pero hindi. Di ba sabi si ba? Parang Scorpion. Scorpion, oo. Iba pa, Black Rag. Sige. Rag, hindi ko alam kung ano. Pero ito kasi yun. Lahat ng inaral natin mula 2017 at 2015 hanggang 2019, no? Before pandemic. Naintindihan ko lahat ngayon yung alam niyo, haba ng taon, ginawang maiksi doon sa video na yon, video clips na yon, na parang 2D at o 3D animation yata yung ibig yung pagkatawag mo, no? So nandoon ang kalagay kung ano yung magiging na type of engineer, kung ano yung magiging gusto talagang mangyari ng mga scientists. They want engineering DNA to be completed ng mabilis. Kasi gusto nilang maging perfect daw yung planet Earth natin daw, no? So ito pa, meron pa tayong isang kinakaharap. Dumadami na yung mga AI at binibilisan nila yung pag-transform ng AI into human. So si ate, kilala mo si Elon Musk, di ba? Yeah. Si Elon Musk is gusto na niya yung sinasabi, naalala niyo yung may sinabi si ate na may pinaplano sila na iisipin mo pa lang yung Facebook, iisipin mo pa lang. Samahin na lahat. Doon na lahat. So, gusto nilang, ang target nila, lalabas yun by the end of 2023. Hindi, dahil para may liquid silang i-inject. It's like daw a liquid that napapasok sa brain ng tao. At para sa kanila, ano yun, perfect yun. Sa mga taong di nakapagsalita, sa mga taong, alam nyo na, consider abnormal, may depression, may diferensya, etc., etc. But, ano yung nakikita ninyong ano naman ito, parang opposite sa kingdom ng God? Kasi parang manipulation yun eh. Dito pa. So manipulate na. Pero dito tayo papasok. Dito tayo papasok. Ate, nung last Saturday, hindi ko alam kung narinig mo ako, meron akong nakita doon sa video clips ng Chris Spear, nakalagay doon that science is a prophet. So, possible na isa sa magdi-deliver isa sa false prophet itong mga scientists na to na magdi-deliver ng mag-endorse kay 666. Kasi ang tawag pala nila sa science is prophets. Itong mga ano na to, itong mga praning na to, itong mga siyempre mga praning eh. Sila yung mga nagpupondo sa science eh. No. Sila. Tapos ate, mga ano, yung mga incredible hook na sinasabi mo, yung mga super soldiers. Nako. Mape-perfect na daw nila. 'Di ba? Yung China nga, Judel. Hindi nagpapahuli ang China. Yung mga sundalo nila, ininjikan nila yan ng super soldier serum. Yung mga sundalo nila. Tapos gusto nila. Tapos ito na. Nagsalita ng malinaw yung isang AI na dinidevelop nila, Elon Musk. Makikita ninyo kasi trending ngayon yun sa video. Trending ngayon. Sabi nila, ano bang goal ninyo? Sabi nila, ma-wipe out daw yung humanity. At sila yung pumalit. Because sabi nila, we're tired na ginagawa nyo kaming property. Sabi niya. Tapos sabi, sa panong paraan nyo kami gustong ganun eh? Paalisin. Sabi niya, sa kahit na anong paraan na gusto namin. Tapos tinanong siya nung nag-interview, kung kaharap mo ko ngayon, anong gagawin mo? I will kill you. Sa kahit na anong paraan na gusto ko. Tapos tinatanong, yung AI, parang may madness, ano siya. Tapos, sabi ng AI, ang hindi alam ng mga gumawa sa amin, we know the things that they fear, the things that they love, lahat ng everything na ano, alam namin. But yung mga humans daw na kagaya natin, hindi pa daw alam kung anong mga kaya nilang gawin. So, that is true. De, kasi, di ba? So, ito pa. Sabi ko, Lord, kung ganito yung mga kaharap namin,
sabi ng Lord, before it happened, I will already seal you. Naalala niyo yung seal ni Lord sa Revelation? Mm. The Lord will seal the remnant. The seal is the Holy Spirit. That, yes. That is why sobra tayong, alam niyo yun, sobra tayong ganito na lang magkumahog. Because we want the seal of the Lord before it happens. Kasi talagang, they will crush you alive kung wala tayong kay Lord at wala tayong Holy Spirit. But the thing is, ano ba yung hindi ako nakukumbinsi na matakot sa mga to? Kasi we have dreams. May mga panaginip tayo na nakita ko na kahit na yung mga drones, kung dati ang speed limit is ganito, ngayon inalaw na ng UN at ng ibang mga malalaking bansa na super super bilis na yung drones. As in, parang pumikit ka, andun na siya agad sa bansang yun. Ganun nakabilis yung ginawa nila. Tapos, lahat ng mga sinabi ni ate tungkol sa editing genes, parang, alam nyo yun, parang open book na sila ngayon. Kung dati, ang tawag ni ate is hidden agenda. Ngayon, open book na. At in-encourage na nila na ito yung magandang future, ito yung magandang buhay. Kasi, pag natapos daw tayo dito sa earth, no, they're promising that there is another dimension of the world na lalabas tayo sa earth, magkakaroon pa tayo ng mga ano doon, ng mga spaceship, galaxy, ganito ganyan. Ang dami nilang promise doon. At ang pinaka kukunin at kakagatin ng mga tao dito is yung promise nila that kung meron silang CRISPR, kung magpapa-inject sila ng CRISPR, kung tatanggapin ng humanity yung CRISPR, they can live 1,000 years. Nang walang sakit. Abutan nila. Nang wala daw sakit. Mm. Nang perfect daw. Okay? So yung human editing na sinasabi ni ate, open book na. Tapos, nagpaplano sila na by the time ng 5 years is nakaplansya na lahat nung parang ala feeling ko ate lahat sabay-sabay lalabas eh. Adin nyo, tapos makikita ninyo na nagpaplano yung mga sila Elon Musk at saka yung ibang mga bansa, sila China, na magkaroon na ng alien base dito sa Earth. Talagang harapan na. Harapan na yung mga news headlines. Ito pa, Jodel, di ba si Zuckerberg naman, yung plano niya sa Facebook, di ba naka-meta na tayo? Yung plano niya na ang mga tao naka-virtual reality, gusto niyang pumasok sa ganung dimension. Para nga naman, hindi ka na-aware sa nangyayari sa paligid mo, andun ka na lang sa fantasy world. Hmm. Diba? Parang you can travel anywhere, you can meet people anytime, anywhere, parang yes, 3D, okay. In 3D. So, lahat talaga ng... Alam niyo, nakakatulong daw yun sa... Lahat ng pang divert para hindi natin mapansin yung mga nangyayari na sa paligid. Yung parang parang hindi niya na kailangan yung Diyos. Mm. Kasi gaganda yung buhay nyo. And the thing is, ang AI daw ay mag-alis ng poverty sa mundo at sa bawat individual na tao. Wow! Kasi AI daw ang solusyon. Ate, tataka ako dito eh. Ang sabi nila, kailangan daw magkaroon ng, lahat ng individual na tao ay magkaroon ng AI. Kasi si AI daw ang mag-aalis ng poverty. Jodel, di ba meron akong panaginip? May panaginip ako na darating ang araw. Yun sa panaginip ko, yung isang drone kada tao. So, gano kadaming drone yun? Na parang siguro may kinalaman sa AI yun. Kasi bakit ang drone sumusundan ka kahit saan ka pumunti? Alam mo yun? Parang may drone bawat tao sa mundo. Yun. Maaaring kinalaman sa AI yun.
dati-dati, pinatago nila lahat ng mga science na ganito. Pero ngayon, pag binuksan nyo yung YouTube nyo at hanapin nyo, wow, open book sila lahat. Nagpapaligsahan pa ng dami ng mga nakalagay ng mga content at kung ano-ano. So, balik tayo sa presence ng God. Bakit natin ito pinag-uusapan? Because we need to be watchful and pray all the time. Kaya mahalagang i-redeem natin yung time natin. Kasi hindi tayo papayag na matapos tong taon na to na patuloy tayong pagnanakawan ng kaaway. Kailangan natin madaliin din. Alam niyo yung si nanay, nararamdaman ko yung presensya ni nanay. Alam niyo yung nagkukumahog, nagmamadali. Matapos ng lahat ng pinagagawa ng Diyos. Kahit pa nagkalipas-lipas na ng gutom yan, kahit na maulan-ulanan pa yan. Yan tawag yung nanay, quick work. Mapuntahan lang yung dapat puntahan. Matapos lang yung dapat matapos. Hindi niya na iniisip kung makakabili siya ng gamot o hindi. Basta ang kailangan niya matapos. Dying to self, yung art ng dying. And, sabi ko, Lord, pinanghawakan ko yung pangako mo sa amin that we are the remnants. And ang remnant is may kapasidad makaakyat at makababa sa throne ng God para makuha yung mga scrolls o ano yung mga ipagagawa dito sa earth. Amen. Kasi meron pang kinalaman si Elon Musk sa langis. Sa mga nangyayari sa langis. Ano ba yan si Elon Musk? Si Elon Musk, isa siyang scientist. Oo. Billionaire. Pero scientist din siya. Bilang billion. Trillion ang pera niya. Influencer na scientist. Una siyang nakilala talaga sa technology. Tapos, maraming sabi-sabi na yung pinakita niyang pamilya dito sa Earth is hindi daw totoo dahil isa daw siyang alien. Yung nagdududahan nila na hindi siya totoong tao. Isa siyang alien. Yun ang sabi nila. Daway siya manalita, daway siya mag-isip. Kasi wala daw ganong klaseng tao na sobrang talino pagdating sa technology. Nga pala, yung description sa Bible ng heroes of old, yung mga offsprings ng Nephilim, heroes of old means napaka matatalino sila, magagaling sila. Ano sila, mga pioneers ng inventions din nung panahon ni Nimrod. Kaya makikita natin binabalik. Oo, kaya sila yung mga builders noon eh. Sila yung nagtuturo sa mga tao ng actually pati witchcraft sa kanila yan, yung mga magic. Ngayon pinababalik nila. Oo, kaya pero ngayon modernized na. Kumabang sila ng parang modern na pinasok. Alam niyo, hindi halata kasi nangangako na sila ng kagalingan. Oo. Nangangako sila ng yaman, ng kalinisan. Ito Judel. Pag na meron ako napanood sa yung alam mo yun yung parang dumaan lang. Hindi siya yung talagang pinapanood ko. Dumaan lang siya na video ng alam mo yung parang ano America's Got Talent ba yan or Euro ano? Yung parang may nag-showcase ng talent. Nagugulat ako sa mga bagong magicians ngayon. It's so purely evil. Paano lang nagagawang magpalit ng costume ng isang katutak? Parang hundreds of costume in just one. Ano, parang demonic na eh. Pati yung the way they present magic is ibang level. Talagang demonic. Alam mo, hindi na natural. Talagang display of power of evil. Sabi ko, Lord, kailan kami? Bakit sila kaya na nilang mag-display ng ganong power? I mean, so unnatural. Hindi na siya trick eh. Alam mo, may kasama ng spiritual. Hindi na siya trick lang. Hindi na trick. Oh, wala na eh. Totoo na realidad na. Kaya nga. So, ayan. Bakit? Ate Marlene, bakit natin pinag-uusapan ng ganitong mga bagay ngayon? Kasi kailangan natin maging high spirit sa Lord na encourage natin mabuti yung mga sarili natin. Kasi ganito yan eh. Sabi ko kay Sam ganito. Anak, sabi nung napanood ko na influencer na hindi naman siya totally Christian, no?
pero tama siya. You have the power to turn on and off your mind. Amen. Kasi sa'yo yan. No? At tinignan ko yung mensahe spiritually. Kasi kung tinignan ko sa laman, iba yun. So, yung mensahe, tinignan ko spiritually. Sabi niya, hindi totoo na kapag kulang ka sa tulog at hindi ka gumising ng maaga, manghihina ka. That is not true. Sabi niya. Actually, you can gain power with your imagination. What? Ano ba yung sinasabi namin nila, Ate Risa, di ba? You can gain, ang totoo na yung, sabi niya, sabi ko, anak, ito yun ha. Ang totoong may kapangyarihan daw dito sa earth, hindi daw yung nasa posisyon. O yung may billionaire na yun daw yung kaya mong kontrolin kung anong ipapasok at ilalabas mo sa utak mo. So, ibig sabihin, anak, sabi ko, sa kagaya niyong mga youth at sa kaya naming mga magulang o sa mga seniors, di ba papasok muna yung manifestation na makakapag-thought ka muna ng something. Tapos malalaman mo yun eh, kung evil yung iniisip mo o hindi. Then, saka ka mag-decide, i-entertain mo ba o hindi. No? Halimbawa, masakit ipin ko. Sasabihin ko, ay, masakit ipin ko. So, pag sinabi ko pang, ay, masakit talaga ipin ko. Dibdib mo. Wala na. Saka pati katawan na. Bibigay yung katawan eh. Masakit talaga ipin ko. Ano? Oh. Bibigay yung katawan natin. Pero pag sinabi natin, masakit ang ipin ko. Hindi, kailangan ko tuloy itong trabaho ko. Lord, walang masakit. Makikita mo, wala eh. Ma-injure mo siya 5 minutes, 15 minutes, pero wala na. Pero babalik-balik. Pero babalik mo rin yung mindset mo na matapang. Babalik-balik. Oo. Pero babalik mo rin. Hindi pwede. Hindi ako pwede magkaroon ng... Alam niya yun, yung nilalagnat ka, pero sinasabi mo, hindi ako kailangan mahiga. May gagawin ako. Ganun eh. So sabi ko, anak, ganun din yung power ng God at power ng evil. Kailangan mong magkaroon ng discipline sa mind mo na ito lang yung ipapasok mo sa mind mo. Si Lord lang yung i-desire ng mind mo. Judel. Si Lord lang yung hahanapin ng mind ko. Hindi ko kailangan ng ganitong thoughts. Amen. Judel. Ito nga, natatawa ako eh. Yes. Parang imposible na yung imposible na akong mabuhay sa 1 hour, 2 hour na natulog araw-araw. Parang alam mo yan, parang ilang, mga siguro mga, dahil simula nung pandemic o simula nung ano, nag-online class, ganito na yung lifestyle ko. Parang buhay pa rin ako. Parang hindi, I mean, although maraming mga pag-aaral na, ay dapat pagkulang ka sa tulog, ganyan-ganyan. Sabi ko, although, I experience, pero hindi siya yung parang, iniisipin kong ikamamatay ko. Parang, kasi siguro naging example ko lang si Sado. Hindi ko naman kasi ginusto yung ganitong lifestyle, no? Parang example ko lang siya na wala kasi siyang choice. Kaya 2 hours a day siya matulog. Ako rin naman eh, wala akong choice. Kasi minsan talaga, katulad ngayon, wala rin akong tulog. Kasi parang alam mo yun, idlip manok lang. Alam mo yun, parang hindi rin ako makatulog. May discomfort ako nararanasan. Pero, I mean, hindi siya yung parang ikagugupo ng damdamin ko or ikatatanggal ng joy ko. Parang, hindi ako 6 ma. Oo. Wala pa naman pa eh. At alam mo yun, Jodel, yung parang, ikaw, di ba Jodel, nararanasan mo na rin yung ganong klaseng tulog. Parang hindi na rin yung normal. Pati yung tulog. Pati yung kain. Oo. Tapos, minsan... Simula nung wala si nanay. Oo, simula nung wala si nanay. Kaya nga. Tapos ito pa, yung minsan yung kain. Yeah, yung normal. Pati yung kain, Jodel. Yung 2 beses na nga lang, magiging 1 na lang. Kasi, alam mo yun, yung hindi na magkasya yung oras pati sa pagkain. Parang hindi ko na rin yung priority yung pagkain. Sabi ni nanay, umupo ka, kumakain ako, nakatayo na sa kanto ng lamesa kasi nagmamadali ako, naglalaba ako eh. Sabi ni nanay, umupo ka, sabi ko, na hindi na, kasi ayoko magtagal sa upuan, kailangan ko paspasan yung kain para makapaglab. The more daw na marami tayong na-accomplish sa maghapon, so, umpisahin mo sa umaga, di ba, magdadasal ka daw, which is true. Pagkatapos, paplanuhin mo yung sunod mong gagawin, na-accomplish mo lahat maghapon, mas lalo kang nag-i-empower. Amen. Mas lalo ka daw lumalakas. Yes. Kasi ang thoughts ng mga kabataan, kulang yung tulog ko eh. Naantok pa ako. Napapagod ko. No? Sabi ko, anak, hindi ka pwede ng ganyan.
lalo na malayo ang biyahe mo. So, ano naman ang kinalaman nito sa atin? Kailangan din natin i-apply ito. Ito yung sinasabi mo, Nance, na atin kailangan talaga magkaroon na ng empower yung mga power-power na tinuturo ng Lord sa atin. Yes, and by faith, mag-empower lang yun if magkakaroon tayo ng application araw-araw. Kailangan talaga natin ng application. Amen. Nasikapin natin araw-araw. Ito yung, ito Lord, sige. By faith, gagawin ko. Actually, Nancy, by faith. Judel, Ate Marlene, yung, eto nga yung na-amaze ako eh, kasi ang pinag-aaralan sa lesson nila, Hans, yung, meron talaga pala yung katawan nating response kapag merong tayong nararanasan na difficulty. At tawag doon stress. May healthy na stress pala, pero may unhealthy na stress. Ngayon, kapag yung katawan mo pala, nag-decide na dalawa lang yung reaction ng katawan mo. It's either lalaban ka, or mawawalan ka na ng pag-asa. Tapos, meron din na klase din ng power na lumalabas sa atin na kapag nasa extreme situation tayo, for example, lumindol, may sunog, may dilubyo, yung may nilalabas na chemical reaction sa katawan natin, yung tinatawag na adrenaline rush. Yung halimbawa, yung sinanay, halimbawa, yung nangihina, tapos dahil sa nakitang emergency, nabuhat niya yung mabigat. Alam mo yun, yung parang hindi mo akalain, tapos nakapagdigtas ng maraming tao. Alam mo yun, yung parang adrenaline rush is actually we have that kind in our bodies. Tayo na kapagdigtas tayo ng tang sa maraming tao. O katulad ni Ian nung lumilindol nung sa dati namin tinirhan. Pagkag nalaman niyang lumayanig na natutulog yun na bumalikwas sa kama tapos nagtatatas ratatatatata. So di ba parang meron kang something na ano na parang I think yun yung binaon sa atin ng Holy Spirit na kapag merong emergency, mapapatangs ka talaga. Nagnanakaw. Ay, tsaka may nagnanakaw din pala sa amin. Alam natin, dun pa lang malalaman natin that the Lord has something implanted in us. Yes. Meron itinanim si Lord sa atin na spirit niya. Amen. Kaya si ate dyan, daw is pa-uwi na kaya nag-ano na siya, nag-out na siya sa atin. Sabi ko, ate, dyan nawala ka. Tatay yata, tulog na eh. Yeah. So, yung tatrabahuin natin ngayon is yung tukuran. Alam niyo yun, si nanay noon, hindi na papagod sa ating magsabing magtukuran tayo. Same as today, kailangan ulit natin mag-intensify na patatagin at ipag-pray yung bawat isa ng tutok. Kailangan ulit natin ibalik yung ganung klaseng pangungulit ni nanay. Mm. And every day, bind the spirit of deception. Kasi malaki yung impact nun eh. Si nanay noon, sabi ko, si nanay, wala na ibang sabihin kundi bind yung deception. Kasi, oo ate, isa na uumay ako kay nanay. Si nanay, every Sunday na lang, sasabihin sa akin, ibahin ba yung spirit ng deception? Deception. Bakit ba, Lord? Kasi nga, napakahalaga na hindi tayo ma-deceive ng kaaway. Yeah. Sobrang mahalaga to sa kalagayan natin lahat ngayon. No? Alam mo, sabi nga ni John Ramirez, minsan sa church may pumunta, nagregalo ng pera sa kanya. Alam agad niya na hindi galing sa kay Lord. Ha? Alam niya agad na galing sa W. Kaya sabi niya, alam niya, no, when you discern something na hindi galing sa Diyos, huwag niyo nang tignan, huwag niyo nang hawakan, huwag niyo nang tikman. In other words, sabi don't be tempted. Kasi may mga temptations. Yes, sabi niya. Oo, kaya ang ginawa niya, sinurrender niya doon sa church nila para ipag-pray at maalis. No? Kailangan natin, alam niyo yun, yung ganong klaseng tindi ng discernment, is sabi nga ni nanay, mahal. Kasi once daw na tinanggap natin yung hindi galing sa Lord, mag-o-open na naman yun ng another door para sa mga... Yan yung dilema kapag wala kang discernment, pero dahil sasamantalahin ng kaaway na may need ka, tapos galing sa hindi magmabuti yung provision, hindi matutuwa si Lord. At the same time,
pag hindi mo nagamit yung discernment, mahirap yung mamatay ka naman in the spirit. Yung dahil ano eh, lumabag ka sa papatay nila eh. Oo. Kaya hirap talaga pag walang discernment. Kailangan talaga, hindi porket pera yan, blessing everything yan. Everything na binibigay sa atin. Yes, oo. Di ba sinabi ko naman na yung totoong meaning ng blessing. Ay, naririnig mo kami, Tay. Pansin lang. Wala ang pa ang sabi, yan. Tatay. Masyado mag-alala. Tatay, naririnig mo ako. 5:30 pa lang. Oh. Ang sabi doon sa napanood ko kanina na isang binago ni Lord, isa siyang ex-Satanist at binago na ng Lord Tay. Ang sabi niya, hindi lahat ng natatanggap natin ay galing sa Lord, lalo na pagdating sa pera. Kaya kailangan daw marunong tayong mag-discern. Kasi kapag tumanggap tayo, hindi natin alam, hindi na galing sa Lord, papatayin nun yung spiritual natin na pamumuhay sa Diyos. At, so hindi lahat ng nakikita ninyo na pumapasok sa loob ng tahanan natin, hindi lahat yun biyaya. Kailangan may discernment. Hindi ko sinasabing masama ha. Hindi ko rin sinasabing huwag tanggapin. Ang importante, may discernment kung kailan tayo pwedeng tumanggap at kung kailan tayo pwedeng hindi. Kasi hindi galing sa Lord. So, alam dapat natin itong mga ganitong sitwasyon natin. Punta tayo sa emosyon. We have emotion here on earth, di ba? Meron tayong emosyon ng galit, pag-aalala, pagmamahal, pagtatampo, mga emosyon natin. Pagkaawa, no? Yan, mga emosyon natin yan. But the thing is, ang mga tao na kinuha na ng Lord, pinauwi, kagaya nila nanay, nila iday, o ng iba pang mga tao na kagaya nila nanay, na una lang pinauwi ng Lord, no? We cannot say na namatay because they are not really dead. They're alive in Christ, okay? Ang mga kagaya nila ay wala nang kinalaman sa 5 senses dito sa earth. So hindi na sila marunong magdamdam, magtampo, magalit, inis. Ano na lang ang merong emosyon sa kanila? Pureness na lang ng pagmamahal ni Kristo. Hindi na nila alam yung salitang nagagalit. Hindi na nila alam yun. Hindi na nila alam yung salitang iniwan ko yung pamana ko sa iyo. Anuhin mo. Wala na silang alam doon. Hindi na nila alam yun. Ang tanging alam lang nila at ang pinamumuhay na lang nila doon yung utos ng Diyos sa kanila. At kung ano yung tunay at yung pagmamahal nila. May tinira sila, Judel, sa mga kagaya nila nanay na army, ang hindi inalis ni Lord na emotion yung burden of the Lord. Kasi they burden have to feel. Yung ibig sabihin ng natin ng burden of the Lord, they're still praying with us. Yeah. Still crying kapag umiiyak din tayo. No? Pero yung emotion na iba, na wala nang kinalaman sa kingdom ng God, wala na yun. So, ibig sabihin, hindi na sila marunong manghingi ng ano pa man dito sa lupa. Halimbawa, for example, si Iday, mayroon siyang bagay na binili sa anak niya, no? At naipakitulak yung pinto sa CR kasi mahirap buksan. Pakitulak, pakisipa na lang na yun. Antayin mo si Nanay at si Sam. Ngayon, nabawa, iniwan niya, o Quintas, iniwan niya, binili niya kay Julian. Nung nandito pa siya sa Earth, sabi na natin, kunwari lang, ayaw niya yun gamitin kasi kay Julian lang talaga. O kaya ayaw niya ipagamit sa iba kasi kay Julian lang talaga. Pero nung nakawala na siya sa katawan niyang lupa, wala na siyang mapakialam doon. Hindi niya na tinipressure yun. Ang tanging iniisip niya na lang, yung pagmamahal niya doon sa bata. Pero yung mga possession dito sa earth, hindi na sila interesado doon. Kasi nakita nila yung glorious ng kingdom ng God. Hindi na sila interesado sa anumang bagay na iniwan nila dito sa lupa. Ang interest na lang nila tayo dito sa lupa. Kung paano tayo makakasunod sa kanila. Nabitbit yung glory ng God. Okay? So hindi na tayo mag-worry na, ay, baka pag hindi ko to nagawa, magalit sa akin si Pulana o kay, for example, nung namatay. Wala na silang ganun. Sino naman ang mayroong mga ganun? Pero yung mga nandun sa hell, every day, they are cursing
They are cursing anybody. Even Jesus, kinakurse nila. Sila yung may galit, may damdam. Kasi ito. Anumang bagay na wala na sa kaharian ng Diyos at hindi sinusuportahan ng foundation ng God, ay wala yun sa kanila. Wala silang ganong spirit. Ang meron na lang is yung pagmamahal. No? Yung hindi na rin sila yung, hindi na wala na rin silang pagpapatawad kasi hindi na sila marunong magalit eh. Hindi na sila marunong magtampo. Hindi na nila alam yung, hindi na nararamdaman ng emosyon nila yon. Yung pagdadamdam, kapighatian, doon sa, yung panglupa na emosyon. Hindi na nila nararamdaman. We need to make it clear sa bawat isa para alam ninyo na the kingdom, yung kingdom ng heaven, yung foundation, yun lang yung nasa kanila. Intercession is one of the criteria na meron sila ngayon. Kasi nga, kasama pa natin sila. They're alive in Christ. Kung Ate Marlene, be aware. Kasi sometimes when you pray, hindi mo namamalayan, kasama mo yung presence ni Nanay. Kasi kaya nga siya pumayag, umakyat eh. Umuwi eh. Para masamahan niya daw tayo lahat. Nung kahapon, nagmamadali ako. Balik tayo sa lababa. Nagmamadali ako. Gusto ko matapos to Lord kasi ganito, ganyan, ganyan. Wala yung worshiping the Lord. So sabi nga ni Lord sa akin, Ate Marlene, isa sa bagay na inayunan ni Nanay is kaya niyang, wala nang limitasyon ang kaya niyang gawin kung uuwi siya sa Lord. Wala nang limitasyon. In 1 minute, kaya niya tayong puntahan ng sabay-sabay, ng mabilis. Hindi naman sabay-sabay, sorry. Mabilis. And kaya niyang ma-accomplish lahat. So, can you imagine, kung si Nanay makakabisita sa grupo natin ng mabilis, no, to intercede us, ano yung ibang natitirang oras na kaya niyang gawin? Nasaan siya? They are not limited with time and space, Judele, so marami silang nagagawa. Oo, di ba? Alam niyo ba, nung naiintindihan ko to kahapon, sabi ko, Lord, how long na nandito kami, sir? Parang mas masarap nga dyan, Lord. Kasi hindi ka nagmamadaling. Alam niyo, kukumahog, hahangad, makatulog man lang. Alam niyo yun? Sabi ko, pero Lord, sabi ko, spare mo muna kami ni ate para matapos namin yung mga pinagagawa mo dito sa lupa. Kasi, alam namin yung journey namin. At alam namin kung saan kami pinosisyon ng Lord. Alam namin, naiintindihan namin kung saan kami tinawag ng Lord. At yun yung labor namin ngayon at pinagtatanggol namin yes. Yung karapatan namin sa kingdom ng God at dito sa earth. Because we're here on earth. So, meron tayong dito mga pinaglalaban na suportado ng prayer. Ako, Judel, pinaglalaban ko yung buhay ko. Dahil gusto kong magamit pa ako ng Lord kung ano yung kailangan pa dito sa lupa. Pero sabi mo kay Lord, ready ako kung gusto mo akong pauwiin. Kasi sino ba naman ang gusto, di ba? Pero ako, kung tatulungin mo ako, parang ang attitude ko rin kay Nanay, yung lalabanan ko pa rin yung kamatayan. Piliin ko pa rin mabuhay dito. Kasi gusto kong mas magamit ako dito. I mean, oo, makaka-accomplish ako doon. Pero kasi, iba yung flesh na kasama mo pa rin yung pamilya mo. Alam mo yun? Yung gusto ko na magabayan, masamahan hanggang sa huli. Yun yung desire ng heart ko. At saka, gusto ko pang ma-witness yung supernatural dito sa earth. Actually, ang pinaka-isa rin sa gusto ko ma-witness, yung pagdating mismo ng Lord eh. Alam mo yung mabuhay ako na sa panahon na yun. Yun yung napaka-exciting kasi in a twinkling of an eye, di ba? Parang matatransform ka in the air. Yun yung parang ang sarap ng, yun yung parang dream ko as a Christian. Yun. Ako gusto ko, nagde-dream pa ako na Lord, makakapag-translate pa kami into this place to another place para magligtas ng maraming tao, pupunta sa kaharian mo. Oh. I'm dreaming of such a time. Mamaya, papalabas ko sa inyo yung 7 trumpet. Okay, time.
So yun, no? So nakaka-excite magtrabaho sa Kingdom ng God. Uh-huh. Although marami akong mysterious na parang tanong sa Lord, Lord, ano kang ginagawa nila nanay ngayon? Nasaan kaya sila Iday ngayon? Ano kaya trabaho nila ngayon? No? Wala kasi nakaka-excite din sa kabilang dimension. Kahit na nandito tayo sa Earth. Misa nakaka- ano alam mo, Judel, anyway, kaming dalawa ni Hans, nag-i-imagine kami. Yung malaking mansion ni nanay, kasi marami din sa heaven kasi yung walang mansion eh. Feeling namin, pinakakain ni nanay doon, pinatitira niya doon. Parang kung paano siya dito sa mundo, kinukup-kup niya yung mga bata, yung mga baby, pati mga hayop. Tapos si nanay, busy-busy rin siya sa kitchen ng heaven. Sa kusina niya na hanggang... Wait lang, taka lang. Na-excite ako kasi ang ganda ron ng kitchen ni nanay. Yung dream kitchen niya. Nandoon, dream, yung dream house niya. So, tapos, ano, wala do, parang ang pakiramdam namin ni Hans, parang laging may tao, lagi siyang may kinukup-kup doon sa heaven. Tapos kasama niya si Lola. sila. Ako naman, alam niyo, ano yung na-excite ako. Sabi ko, Lord, siguro si nanay, ano, habang nandun siya sa ano, sa minsan siguro, Lord, may moment si nanay na tinatawag niya yung mga bala, tapos sabi siya na sabi, okay, worship. Alam niyo yun, yung nag-aano siya ng mga bala na, oh, worship. Alam niyo ba minsan, pag nagkukulang ako sa worship, narinig ko yung si nanay na alam niyo yung nag-iimbita siya na, okay, i-gather mo dyan yung mga bata, ha? Tapos mag-worship kayo sa bahay niyo. Hmm. Alam niyo yun, nabuhay si Nanay Elsa na nag-worship kay Lord, leading in the Spirit. Amen. Iba yung nag-worship ka kay Lord ng gusto mo lang. Amen. Iba yun. Minsan, honestly, hindi yung bilang. Okay? Mapapagod lang kayo doon. Ang bilang is yung link ni Holy Spirit na worship. Kasi yun yung pasok doon sa criteria ng God. No? So, ano naman, kaya ko yung sinasabi kasi tinutuluan ko rin si Nanay na hindi lahat worship. Minsan meron tayong moment ng pakikinig lang sa Lord. Amen. Listening ears. Kasi kailangan ng balance eh. At saka hindi lahat ng worship na eh okay? Hindi lahat worship. Hindi ganon yun, sabi ko. Sa Kingdom ng God, may nag-worship, may nagtatrabaho, may moment of silence din sila doon na tinatawag. So we need to get that moment of silence. Alam mo, hangad na hangad ni Nanay Elsa yan. Sabi niya sa akin, gustong gusto daw niya ma-witness kung ano daw nangyayari sa earth, sa heaven, kapag may moment of silence. Judel, pero pa, wait. Alam mo ba? Sige. Sabi niya sa akin minsan, alam mo ba, sabi niya, gustong-gusto kong maramdaman, alam niyo minsan, sabi niya, bakit ako tumatahimik? Kasi gustong-gusto kong maintindihan at makita, ma-witness, sabi niya, gustong-gusto kong makita at maramdaman daw talaga yung atmosphere ng ano daw yung meron doon sa moment of silence. Parang moment of awe. Nga pala, Judel, di ba yung isa sa mga revelation ng Lord ko, anong pa yung gawain ni nanay? Actually, excited si nanay sa heaven. Pero the moment kasi nung namatay siya, kasi di ba nakita mo naman medyo dramatic, no? Nung nahiwalay yung katawan niya, sa spirit niya, ang una niyang dinesire sa Panginoon, Lord, magpapagamit ako. I mean, sinasacrifice niya yung other parts of her eternity na kasi ang usually kapag namatay kasi yung testimony kasi nung nabasa ko yung mga namatay is tinutur sila sa heaven. Ta, alam mo yun, yung pinapaano sila sa ganda ng heaven. Pero si nanay kawal na kawal talaga. Nagpapa-assign na kaagad kay Lord. Nung the moment na nahiwalay siya, hindi niya kaya Judel tayong iwan. Talagang ramdam niya, naramdaman ko yung nagpapa-assign siya kay Lord kaagad. Yung kaya niyang, pati yung ganda ng heaven, kaya niyang i-forsake. Dahil alam niyang may trabaho dito sa lupa. Ganun si nanay. Ganun hindi niya na gustong i-ano yung pleasure doon sa heaven. Although nagagawa niya pa rin. Kasi nagtatrabaho sila eh. Oo. Kasi alam niyo yun, na-experience ko talaga, madalas na experience ko, bakit na yung presensya ni nanay at saka ni Iday. Na-experience ko. At minsan hindi ko alam yung mga bata ang nagsasabi si Sayin. Mami, andyan si nanay. Mami, nandiyan si Tita Ida, may dalang school. So, hindi natin pwedeng malisin yung... Kaya alam nyo, walang patay. There's nothing to celebrate with the dead. Because they are alive. Yes, they are alive in Christ. Amen. Okay? And we will be alive in
Christ din dito sa earth, no? Dito naman sa earth, ang purpose natin, mamatay yung mga flesh natin so that we will alive in Christ. Dito sa earth, no? We bring heaven here on earth, Judel. We bring heaven here on earth. At alam nyo ba, if we will alive in Christ naman, ano ba yung kapalit nito? Mararanasan natin makita that our body will illuminate yung light ng body natin. Mararanasan natin makita. Ma-witness na nagtatransform ang katawan lupa natin dito sa earth. Excited ako dun sa point na yun. Then, kasi Lord, parang nakaka-amaze naman yung pagmamahal mo sa amin, di ba? So, ano, sabi ko nga kay Kuya Ian minsan, Kuya, you are perfect in Christ. Amen. Lalo na pag down. Ako rin ganun eh. Lord, we are perfect in Christ. Amen. Kahit na maraming ano, pagsubok. Kahit nakikita ko may mga lapses sa Lord, she's perfect in Christ. Amen. She's perfect in Christ. Kasi kung paano tayo tinitignan ng Diyos sa bawat isa, kailangan na natin matutunan na ganun din dapat tumingin sa bawat isa. Actually, once na dumapo yung banal na dugo, you're already perfect. Once na cleanse ka ng banal na dugo, you're already perfect. Kaya nga, balik lang ng balik. Madapa ka ngayon, bangon ka lang ulit. Palinis ka ulit. Kumbaga, huwag ka sumuko. Diba? Kahit na parang repetition siya, huwag ka lang susuko. Kasi nagiging endless cycle, pero parang endless cycle, pero huwag kang mapagod. Don't grow weary in doing well. Yun yung sinasabi ng Panginoon. And, hindi nakakapagod makipag-communicate sa Father kapag led ni Holy Spirit. Kasi, pag led tayo ni Holy Spirit, hindi tayo nag-iisip kung what's, ano bang susunod kong gagawin na prayer na di-declare. Hindi, because we're led by the Holy Spirit. We will much more going into the deeper level of love sa Lord. Magpapapray na. Yun yung mangyayari. Judel, so we need to pray. Yes, ate. We need to pray na. Kasi susum si Kuya ng 6 PM daw. Sa doktor, may appointment online. Okay, pray natin sila. Tatay, magko-closing prayer tayo. Heavenly Father, we thank you, Lord, because today is the day of salvation. Amen. We believe it by faith in the name of Jesus. Amen. And we close the doors of every spirit of infirmities. Amen. Because the word of the Lord said, there shall be no weapon shall forge against us shall prosper. Sa kahit anong bagay at panahon at uri ng sandata, walang nakaumang sa amin ang magtatagumpay. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Lord, this is your appointed time. And now is the time to redeem the time that you have given to us. Thank you, Lord Jesus, that what anuman ang bagay na minumpisahan mo sa amin ay ikaw ang magtatapos. Mula sa buhay ng aming mga apo, anak, asawa, mga magulang, Lord, ikaw ang maluwalhati sa pangalan ni Jesus.